Okay layo na. Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Tayo po yung minsan pa ay imimit natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral at pananalangin ngayong umagang to. Ako po ay si Pastora Jeline. Ako po ay nasa Door of Faith UAE pero nasa Dubai po. So, salamat sa Panginoon sapagkat minsan pa ay nagkakaroon kami ng pagkakataon kaming mga nasa ibang lugar maging bahagi ng pag-share ng Word of God in the morning yung ating pananalangin. Salamat sa Panginoon sapagkat nakikita po natin na bagamat malayo ang UAE ay patuloy po tayo na ginagabayan at sinasamahan ng Panginoon upang ang gawain po dito ay makapagpatuloy. Salamat sa Panginoon sapagkat may mga pastors po tayo dito, may mga manggagawa po tayo dito, at higit sa lahat ay talagang nakikita natin na katulad ng maraming simbahan, hindi naman po madali ang sabihin natin mga pagsubok na pinagdadaanan, pero ang maganda po sa atin ay alam natin na sinasamahan tayo ng Panginoon anuman yung hirap, diba? Kung madali nga ang buhay mo pero wala ka namang Diyos, sabi nga sa 1 Peter 3, hindi baling may mga pagsubok, hindi baling may mga kabigatan, ang importante kasama natin ang Panginoon. Amen. Magandang umaga po dun sa mga ngayon pa lamang makaka-join sa ating morning devotion. Nais ko po sa panimula ay awitin natin yung I Speak Jesus. Sana po ay makasunod. English po, hindi naman dahil sa English ay mahirap na, kundi dahil siguro yung iba ay hindi familiar sa song. Siguro pwede na lang natin i-Google para makita natin yung lyrics. But I would like us to sing this song kasi po yung ating pong pag-aaral ay tungkol sa Do You Speak Jesus? Si Jesus ba ang bukang bibig mo? O kung ano man, diba? Sige po, kumitin po natin. Sana po narinig nila. To speak the name of Jesus over every heart and every mind. Amen. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is God. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, break the fire. Amen. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. By depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Shadows. Burns like a fire. Amen. Cause from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family,
Jesus in the streets, Jesus in the darkness, hope for every enemy, Jesus for my family, my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Praise God. Nawa po, na-bless tayo dun sa song. Totoo po yun. Yung name, the name of Jesus is power. The name of Jesus is healing. Liberating, nakakapagpalaya po. At yun po yung dapat ma-share natin to every hearts and to every soul. So, we are studying today po. Yan, title po niyan ay Do You Speak Jesus? Sige po, tayo po yung manalangin. O Diyos naming Ama, nagpapasalamat kami sa opportunity, Panginoon, sa panibagong umaga. Salamat, Panginoon, sapagkat nagising na muli kami upang araw na ito, Panginoon, ay gamitin namin na makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Lord, we may be able to glorify you, O God. We may be able, O God, to speak about you sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa araw-araw. Sa mga bagay na ginagawa namin through our jobs, Panginoon, how we minister to the people, how we communicate, Panginoon, let them be our words. Talk about you only, O God. Your goodness, O God. Your faithfulness, O, sa aming inyong mga anak, O God. Lord, we come to you. Pagpalain niyo, Panginoon, ang pagbasa ng iyong salita. At pagpalain niyo rin, Panginoon, ang mga nakikinig, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na ang marinig, Panginoon, mula sa inyong lingkod ay pagpapala at pagtuturo, O God. At dalangin po namin na inyong pagbabasba sa bawat isa. Lord, patawarin nyo kami sa mga pagkukulang namin, ano man ang nagawa namin na hindi nakalugod sa inyong harapan. Lord, ang inyong pagpapatawad ang aming maranasan, Panginoon, that makes us, Panginoon, feel na nandiyan ang inyong biyaya, umaapaw para sa amin. Biyaya hindi lamang sa mga material, Panginoon, kundi mabiyaya ang pagpapatawad nyo, Panginoon, sa inyong mga anak sa mga bagay na pagkukulang namin. O Diyos, tinatagubili namin ang araw na ito at ang pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo po ay unang magbukas sa Matthew o Mateo 28:18-20. Meron na po ako ditong English na version to read, pero siguro gusto ko rin pong magbasa tayo in Tagalog. Sabi po sa 18, Matthew, inuulit ko po, ito po ay nasa Mateo 28:18-18. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya puntahan, 19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawing silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan nyo sila na sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Papalain ang pagkakabasa ng salita ng Diyos.
Meron po akong English dito at pwede ko po itong basahin sandali. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you to the ends of the age." Sa atin pong mga nag-aaral na talaga ng salita ng Diyos, ang tawag po dito ay ang The Great Commission o ang dakilang utos sa lahat. Utos sa lahat yan. The Great Commission. The Commission is for all the nations. Ito po ay para sa lahat din ng mga Kristiyano at para din po sa lahat ng lahi. Diba? Ang pagkakasulat po nito ay syempre sa Mateo, pero ang masasabi natin na talagang nagsimula na mapatupad o maging active yung pong mga utusan ng ating Panginoon ng mga disipulo ay registered o nasulat po sa Acts 1:8. Diba? Ando dun po yan. Pero ang siguro Acts 1:8, teka, subukan ko po kung nandito sa akin para basahin ko. Hindi ko po na isama. But we can always, syempre, refer to our Bible. Sa Acts 1:8, ito po ang sinasabi in Tagalog. "Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipahahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo." Kaya po, yun po yung start. Sabi po dito sa Biblia na nung nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit ay doon talagang lumaganap. Doon talagang nagkaroon sila ng anointing, courage na magpahayag. So ano ho yung ipapahayag? Kagaya po ng inawit natin kanina. Speak Jesus. Yun po ang dapat nating ipahayag. Ang kabutihan ng Diyos, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesu Kristo. Truly that God has no partiality. Ano ibig sabihin niya? Walang favoritism. Sabi po to ni Peter sa Acts 10:34. "Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him." Ito po yung kasi noong mga panahon sila, mga apostle po, nagko-concentrate sila sa mga Hudyo, kapwa nila Hudyo, and they wanna keep to themselves yung salvation na nakuha nila, whereas hindi naman ganun yung ibinilin sa kanila ng Panginoon sa Matthew. So pagdating po sa Acts, ito po ay sa Acts 10, although Apostle Paul has started na talaga nung siya po ay na-meet niya si Jesus sa Road of Damascus, at alam na natin yung story. He was commissioned para pumunta sa mga Gentile nations o dun sa hindi po mga Hudyo. So ang gospel po ay hindi lamang para sa mga Filipino community. Kung matukot po ito sinasabi ay kasi po dito halimbawa sa aming lugar, sa Dubai, before meron po kaming mga co-members, meron pong miyembro na hindi Pilipino. But mostly now, mga Pilipinos. And yun po yung isang epic failure natin. Kasi, nasi-share natin yung Word of God. We are trapped to sharing the Word of God. Dun lamang where we are comfortable, where you don't have to speak English, hindi mo kailangan mag-English, di ba? You speak the same language, you eat the same food, you have the same culture. Yun, mukhang mas madaling mag-share pagka ganun, di ba? Pero, the Word of God is reminding us that it is for all the nations, for all ng lahi, sa Tagalog po, sa lahat ng lahi, dapat natin ma-share ang Word of God. At ano po yung karaniwan na kahirapan talaga dyan? Yung mga barriers natin sa
pag-share ng Word of God. Pagka minsan po niyan ay yung bang nag-aalangan ka, di ba? Pero ano po yung nag-aalangan ka, meron kang takot. Kaya katulad namin po, nandito kami sa M country. O hindi naman po talaga ganun ka-open, pero pwede po talagang mag-hold na services sa mga hotels and restaurants, pero hindi mo pwede talagang openly, tawag nila, mag-recruit sa relihiyon mo because you will be punished. So, hindi pa pwede talaga. But, yun na, ano po yung sinangkap sa atin ng Panginoon para magawa pa rin natin yung pag-share ng Word of God. Kahit nasasabihin na, pwede kang mapahamak. Diba? Pero sabi po, katulad na nangyari sa Acts 1:8, nung pong binigyan sila ng Banal na Espiritu, nung sinangkapan sila ng Banal na Espiritu, then, wala na yung takot. Kasi po galing sila sa takot dahil alam naman natin na hinuli at pinatay ang ating Panginoong Jesus. Although nang nabuhay na po, when He resurrected, ay syempre talagang kumpul-kumpul pa rin sila. Hindi pa rin talaga sila sama-samang, hindi pa rin po talaga sila nagiwahiwalay para mag-share ng Word of God. Pero after po nung ma-receive nila, they had the courage. So yun po yung meron dapat tayo na lagi natin palalahan yung sarili natin that we have the power of the Holy Spirit to share the gospel, to share the Word of God, to share the salvation of God, to share the love of God, to share yung kabutihan ng Panginoon, hindi lamang sa atin, at hindi lamang tayo-tayo. Minsan, we have become comfortable na basta may Christian, may family, may community, Christian community kang inaatenan, meron kang kasamang nakiki-Bible study, meron kang ka-prayer group, may Bible ka, nakaka-attend ka sa mga ganitong devotion, kontento na tayo. Pero hindi po talaga yon yung utmost, hindi po yung most na kailangan sa atin ng Panginoon. Nung tinanggap po natin ang Panginoon sa Kristo, at the same time, meron po tayong tungkulin na i-share po natin ang Word of God. Habe, speak Jesus, all of us, tayo pong lahat, bakit po kailangan nating i-share ang Word of God? Alam natin, di ba? Kailangan ng mga tao ng pag-asa. Napakaraming tao ang desperate na makita yung hope. Napakaraming tao na nangangailangan ng healing, may sakit na nangangailangan ng kagalingan. Napakarami ring tao na ang buhay nila ay pariwara na. They don't see any hope to live, to proceed with life. Marami pong on the bandage of strongholds like depression, suicidal, addiction. Diba? Iba-ibang addiction. At kailangan talaga nila yung shine, yung makikita sa atin bilang mga Kristiyano na magliwanag tayo. Sabi po sa 1 Peter 3, sa 1 Peter 3 po, medyo mahaba siya, pero lang yung first part, it's all about husband and wife. Pero dun po from 17 or 14, we are reminded na yung pamumuhay po natin with gentleness and reverence, yung po yung magbibigay sa kanila ng makikita nila we speak Jesus through our lives. Yung pamumuhay po natin, yung respond natin is with love dun sa kanila. Yung po yung maaring maging way natin so that we speak Jesus in our lives is our gentleness, yan, di ba? Kindness, yung mga fruit of the Holy Spirit na nakikita sa atin. And then we are different, di ba? Hiwalay tayo dun sa pamumuhay na may takot. Sabi po sa 1 Peter 3:14, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened. Yung pamumuhay po natin sa mga Kristiyano, sabi, mahirap na ang buhay, pero mas
Christian life is tougher. Naniwala ba kayo dyan? Kasi minsan, kung wala ka na lang sanang sinusunod, di ba? Na pamantayan ng Biblia. You go on with your life as you wish. Ang isip mo, it would have been easier. Pero isipin mo, it is easier on the sa eyes o sa pananaw ng hindi not looking forward to eternal life. Sabi mo, it is easier kung you will just surrender your life dun sa kaaway. But if you want eternal life with our Lord Jesus Christ, then you have to suffer. Then meron kang mga dadaan ng sufferings na syempre sabi naman ng Biblia, yung suffering na yan will only help us, mold us para tayo ay ma-develop yung more patience at yun po ay and more love, yan, at lalo tayo napapalapit sa Panginoon. And why do we have to develop that such more patience and more love? Kasi kapag ka po tayo ay nag-share na ng Word of God, meron pong self-denial na yan, meron na pong hindi mo your comfort, hindi mo na yan masyado mapagsisilbihan. Halimbawa po, you are in the bus. Gusto mo yung comfort na natutulog ka lang. But the Lord is telling you and shaking you. Sharean mo siya, sharean mo yan, sharean mo yan. Anong gagawin mo? Unahin mo bang matulog maantok? Diba? O susunod tayo, we deny ourselves with our sleep na while in the bus, and then we will share the Word of God dun sa sinasabihan ng Panginoon, because we don't know that person may be needing your at that very moment ay kailangan niya ng makatanggap at kailangan niya ng hope. That person may be needing to hear about God's love. Paano pa po yung denial of oneself? Halimbawa, if you are going to share the Word of God, sabi nga ay talagang kasama dyan yung bulsa mo, diba? Pag nag-invite ka, pag nag-invite tayo to the church, ano po yung nangyayari? We give them food, we invite them for lunch, we invite them for something, and we would like to make it as much as possible ay hindi naman nahirapan yung iniimbita natin sa pamagitan ng pagsundo natin. Hahatid pa natin, pakakainin natin, di ba po? Ganun po talaga. At kapag tumanggap yan sa Panginoon, ang susunod, aalagaan natin yan na para tayong may anak na baby pa talaga sa Panginoon. Aalagaan natin yan. Yung po yung ano, yung po talaga yung pagka tayo ay nasa Panginoon, ay pipiliin natin na yung ibang bagay na para sa sarili mo ay hindi na para sa'yo. Isasakripisyo mo yon so that yung tao ay makakilala sa Panginoon. Ano pong sabi sa 14? Through your gentleness, through your kindness. Diba? Sa mabuti mong pakikisama, sa mabuting nakikita niya na mabuti kang tao, at makukurious siya, gusto niyang malaman ano bang meron sa taong ito at siya ay mabait, o siya ay mahabang magpasensya, hindi ba sa magagalit, ano bang meron siya, then that curiosity will give you a way to share the Word of God. Isa pa pong gusto kong i-highlight ay every Christian should speak Jesus. It's not only for missionaries and evangelists, and especially not only for the pastors. Ang responsibilidad ng pastor ang mag-share. Sila yung dapat na nandun sa streets, di ba? Sabi ng song, I speak Jesus from the mountains, I speak Jesus to the streets. Hindi lang po ang mga pastor at hindi lang po ang mga evangelists. Ang command ay para sa lahat. Ang utos po ng Great Commission applies to every Christians. Lahat po tayo. At hindi lamang po sa Pilipinas, at hindi lamang po para sa kapwa natin Pilipino. Pwede po tayong mag-share
kahit iba po yung lahi, kahit po hindi natin kapareho na sa pananalita o sa kultura, they deserve to know Jesus. As much as we have learned and accepted Jesus. Dahil, sino ba naman yung, sabi nga, every second merong namamatay. So every second meron din napupunta doon sa impyerno. Kaya, habang hindi tayo nagsisipag na mag-share tayo, meron pong mga napapahamak na kaluluwa. At meron pong sisitahin sa atin ang Panginoon. Kung meron tayong kakilala na hindi natin na kasakasama natin magkape, kasama-kasama natin sa mga gimikan, kasakasama natin sa trabaho, kasakasama natin araw-araw, how would you feel kapag nandun na tayo lahat sa kabila buhay at hindi natin yun na-sharean? Be accountable for their souls. Diba? Sabihin nyo sa iyo, anong ginawa mo? Alam mo pala, kilala mo pala. At hindi mo ipinilit sa akin? Bakit hindi mo i-share? At sinolo mo? Diba? Kaya po, tayo mga kapatid, I will end in this. I would say a story talaga na alam natin na we battle against the works of the enemies para ho hindi natin ma-sharean yung ating mga dapat ilapit sa Panginoon. Doon po sa isang kwento ay meron daw isang nanay na yung kanyang anak ay suicidal. Siguro alam na natin yan. The spirit is actually it's an evil spirit. Yung mga pinuputol nila yung kanilang buhay o winawakasan nila yung kanilang buhay. Hindi yun manggagaling sa Diyos, syempre. And ang isang mother, siya po ay Christian. So, in behalf of her daughter, siya po ang laging nananalangin para makakilala yung kanyang anak at para hindi niya wakasan yung hindi niya piliin na wakasan yung kanyang buhay. At sa patuloy na pananalangin po nung nanay na yan, ang kanyang anak ay nakakilala sa Panginoon, at hindi lamang po sa basta nakakilala, kundi yun talaga pong nagkaroon talaga ng actual na pakikidigma laban sa kaaway para mahatak niya yung kanyang anak papunta sa kaharian ng Panginoon. Sa madaling sabi ay tumanggap po yung kabataan na yan at maayos na po at hindi na siya doon sa side na laging gustong wakasan ng kanyang buhay. So, andun po yung minsan andyan yung ating buhay na available naman tayo, meron naman tayong oras, panalangin po natin at mag-share tayo ng Word of God. Kasi, yun po yung pagkakataon natin upang ipakilala natin yung hope na laging hinahanap ng mundo. Yung peace na hindi nila alam at hindi nila mawari na yung nanlaging kulang sa kanila. At we have it. We have it. Nasa bibig natin. Let's speak Jesus. Let's share Jesus to them. Para hindi lang po tayo ay makasunod dun sa Great Commission, but as we spread, we also spread yung parang domino effect. We share and others will share and others will share and others will share. Talam po natin ang sabi, when finally the word is preached all over the world, ay babalik na po siya at babalik na po ang ating Panginoon. Siguro, at this point in time, sabihin natin, may mga portions pa ba of the earth na hindi nararating ng Word of God? Yes. Marami pa po. Marami pa po. Kasi minsan, ang concept lang natin ay hindi na tayo kailangang mag-share. Marami nang nag-share at marami nang tumanggap. Bahala na sila. Hindi po ganun. We are all responsible para po i-share natin ang Word of God. So,
Ngayon pong oras na to, tandaan po natin, the science of witnessing, paano ba tayo mag-share? We have the power of the Holy Spirit. Let's speak Jesus and let us live a pleasing life to the Lord by denying ourselves. Yung po gusto natin, misa kapakanan natin, kailangan po natin yung i-deny para sa ganun ay makapagdala po tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig. Ang gusto ko lang po sigurong matandaan ng bawat isa, whenever you're given the chance, kapag ka po nandyan yung pagkakataon, i-grab na po natin at mag-share tayo ng Word of God. At i-share po natin yung Jesus that gave us peace, na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, Jesus that gives us joy, ng kasiyahan, and Jesus that gives us hope, lalo na po hindi lang dito sa buhay na to, kundi hope of eternal life, na alam natin na tayo yung mga anak ng Diyos at tayo po ay mga heir o tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Tayo po yung manalangin. O Diyos naming Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa assurance, Panginoon, of your salvation sa inyong mga anak. Salamat po Panginoon sapagkat pinaalalahanan niyo kami, Panginoon, ng salvation na hindi lamang para sa amin, but we ought to share this, O God. We ought to tell the people. We ought to speak about you. We ought to tell every lost souls that we know na naliligaw ay i-share namin ang inyong kaligtasan. I-share namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig. I-share namin, Panginoon, na sa inyo ay may kapayapaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, O God, that you will give us all the opportunities, but let us see with our spiritual eyes, Panginoon. At haya mo, Panginoon, na patuloy naming makita na minsan sa pamumuhay namin ay magsasakripisyo kami upang madala namin ang inyong salita sa mga tao. At haya mo, Panginoon, na bigyan nyo kami, Panginoon, ng joy kahit may mga ganong sacrifices, O God. Salamat po, O Lord. We bless each and everyone na kasama namin sa devotion na ito. Pagpalain niyo ang inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, mga kapatid. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon. At let's speak Jesus in our lives. God bless.